Arnie Tevez. We'll just quickly talk about this. You felt the earthquake too, Congressman Arnie? Yeah, I'm in QC. All right, you're in QC. And now you're, how are you doing now? It's pretty stable? Wala, okay na. Okay, kana. Okay, all right. So we have Congressman Arnie Tevez with us. So let's move on from the topic of renaming NAIA to the bill you filed, which is so sting. All right, why did you think of this bill? I mean, why now? How did this even get, frankly speaking, into your consciousness at this point in time? Ganito, hindi to ngayon lang, sinulat ko na to bago pa mag 19th Congress. Sinamit ko lang nung 19th Congress na marami talagang namumroblema sa ghosting. At alam ko, marami na namang magbabash sa akin dahil hindi daw akma sa panahon. Marami kasi dyan gusto lang magbash eh. Hindi nila naiintindihan na importante sa tao yung emotional at mental state. It affects the productivity of the person. At yung productivity ng mga trabahante natin affects all of us. So kung may ginos na tao, nagtatrabaho siya, halimbawa, kahapon nga, naglulukuhan kami nila Jerry ba, di ba, meron daw reporter na yun, hindi nga ginos, hiniwala yan, hindi na naka-report. Ganun lang kasimple yun. Hindi nila nakuha yung simpleng bagay na yun. But then do you have to legislate this? Kung baga ang sasabihin ng ilan, sa dami ng problema ng Pilipinas, kailangan ba ito pang isabatas? Pwede naman itong good manners and right conduct ng mga kalalakihan o kababaihan. Bakit pa kailangan isabatas? Hindi, dahil wala namang gumagawa. Hindi, trabaho ko gumawa ng batas, di gawin ko ng batas. Di ba? Hindi naman ako teacher para magturo. Di ba? They don't understand that it affects productivity. And also, about ghosting, hindi lang yun dahil natatamaan yung pride ng ginost. On the positive side of the coin, positive side of things, hindi naiisip ng ghost na yung ginost niya, nag-aalala din kung ano na nangyari doon. Hindi niya alam kung nawala na ba ng gusto sa kanya or baka na-aksidente lang or nawala, di ba? How it's a matter of informing. Okay, I'm curious. Ma'am, I'm losing you again. Sorry. Okay. Are you better? Can you hear me? I'm losing you. Okay. Can you hear me now? Okay. Yes. Under House Bill 611, what is the definition of ghosting under that House Bill? Yung basta in general, it's like, yung bigla ka nilang nawala. Kumbaga, parang naglaho, na parang bula. Parang bula ba yung naglaho? O parang kung sa military, nag-awol. Paano kung tinext, binrake ka by text? Ghosting. Hindi ghosting yun. That's not ghosting. Okay. Because at least, yun, alam mo na nakipaghiwalay siya sa'yo. Di ba? At alam mong buhay siya. Hindi lang naman yung tinamaan yung pride, yung the effect on the one being ghosted na nag-aalala siya. Hindi lang na masakit loob niya na nag-aalala pa siya. Uy, baka ano nangyari? Which can be possible, 'di ba? Yeah. Hindi pala ginost, kinidnap pala, aksidente pala. Oo. Pero ang tanong ko, Congressman, paano nyo naisip ang batas na ito? May nangyari ba sa buhay ninyo? Buhay ng kaibigan nyo? It happens to a lot of people. Hindi naman ako ganun ka social media celebrity, but I have my own page with, I have about 500,000 followers right now. I do live, I do jokes, and sa mga comments, sana i-follow nyo rin ako, ma'am. Sa mga comments, 'di ba? At sa mga millennial, I'm connected to millennials because of these things. Yeah. Naririnig ko 'yun . And maraming apektado talaga sa trabaho. Hindi lang nakukuha ng records at ng list ng data natin ng gobyerno. All right. Well, we don't have enough time, but do you believe it will have the support of the leadership of the House? Kung maintindihan nila, walang rason na hindi.
Oo. Yeah, walang rason na hindi. Kung ano bang parusa dito sa ilalim ng House Bill 611? Anong wala pa parusa? Wala pa, sir. Wala pa akong nilagay. Pero para sa akin, kahit community service or mm-hmm. kahit may, it need not be heavy. It just light. Mm-mm. Yeah, a slight reprimand that will do. Okay. Maganda to, sir. Tanong ko lang, this is a light moment. May negosyanteng nanonood ngayon, a businessman is watching, and sinabi, Karen, pakitanong kay Congressman Tevez, nasawi ba siya sa pag-ibig? Kaya niya ito finahin? Hindi. Hindi. Yun. No. All right. Okay. Last words, Congressman. Well, we share an experience together this morning, experiencing the earthquake while doing a live show. So anything you want to add, I guess, as we move forward with the president's leadership? Ganito, ang sa akin, pinaka-importante talaga, mapamura natin ang presyo ng bilihin. At magagawa lang natin yon kung sundin natin yung gusto ni Presidente na unity, magtulungan tayo. Magtulungan tayo, even in the small things, hindi na lang yung puro bash, puro kritiko. Magtulungan tayo sa positive. In that, kung hindi mapamura yung bilihin, mahihirapan pa rin yung tao. So you prefer mas pababain ang presyo kesa taasan ang swelda. That's a clear message from you. Right? Yeah, because it's like this, ma'am. You have a 1,000 salary na kulang, I would rather have a 300 salary na sobra. Correct. All right. On that note, I'm losing you, ma'am. Again, sorry. Yeah, I have to say it's been a pleasure today. So I hope ma'am, to see I'm you losing again. You. Yes, and have you want to get start once more. Yeah. Thank you. Thank you,